your neighbor, welcome, happy to see you. Welcome, happy to see you. Yes, newcomer, kindly welcome, welcome her. Say welcome. Hope that not only this night that you come, that hope that every Friday, Saturday we meet you. We are happy that you are here in our family. Amen. Father God in heaven, we bless you. We magnify you, Father God. Hallelujah. Ama, agyaman kami, dilay tuwing nga grabe. Pag-adda nga tinipon-tipon mo manenda kami, Father God, nga dangag dengit, kinadangag dayaw, itinapateg nga nagan mo. Hallelujah, manenda yung God. Lord, we ask you, Father God, to cleanse our heart, our mind, Father. Yes, Father God, forgive our weaknesses, Father. We acknowledge, we have many witnesses, Father God, but we believe in you, Father God, your forgiveness, that you forgive us, Father. Thank you, Father God. Hallelujah. But Lord, we lift up unto you everything that we do tonight, Father God. Sika apo kya na naman, may tag-tag-ay, tangarabi. May man ni apo. Talaga nga, I can describe the goodness and the love of God in my family since that I encountered ito sa ano mga problema at ibiyak ko ijay ko nga nakita at inaimbang ni ako Diyos iti panagbiyang mga sangka pamilyaan doctor tinagbaliwan na kaya ito anak ko nga dialysis kato iti panag-dialysis na regular nga panagbaybayad na 600 every session. Ngunit nung nagpas aday every session, 90 session, kag-cast out iso na. Iti ka 3-5, kag-cast 3-8. So, nung nalagang karit na ko na, kag-anyangay ko na, my salary is not enough for you, bitawad ko lang magawa, di aglong tayo na ako na. Ang tarik na nga hanap na nagkuha nga nga hindi ko nga mga akong amok kami nga dati pagpunan so ako nagtagpun tayo na start in the second week of July so supposed to it is third week in July to start that na but almost my salary goes to him but thanks God after 2 weeks he called me good news muna na hanakon nga cast out kay dati man lang nga panagbaybayad ko nga 600 di adda nga bayadak hanga di nga 3 ti every session muli ko kay dati nga panagbaybayad ko ti adda nga bayadak God knows ti kasakulan tayo thanks God kut hanak nga natuloy nga nag-loan adang matupo sa arak tayo ti kakabas na ti allowance na I'm happy. It really, talaga nga lang yakin ko sa kanda nga makita natin ang dahang kasakulan tayo pagkasa. Basta matanap tayo kinuha na nga kanayon. Good evening. Good evening sa ating lahat. I invite everyone, please stand up. This is the day that the Lord has made. Amen. Let's enjoy the presence of the Lord. Thank you.
tithes and offering pika tadanga ini idato pikin kata pikin kastama ni tapo pa palaguan pa ako kastama tapo ti relationship mi ti right ke employer mi nagi ti ako nagi ti kakadwanga awan iti employer na ako Lord provide so God yes sa ako iti banda na dapat nga kasapulan ta kasi among ako iti sitwasyon ti maysa kan maysa kada kami so tadanga ni dapat mi nagi kan ka as we claim victory oh Father yes. And we pray in the name of Jesus our Lord and Savior Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Wow. Gold. Hallelujah. Ang gandang tignan pala kapag lahat tayo na yellow. Color of the night is gold. Or do you like gold? So, akmang-akma po ang tema ng inyong pananamit sa gabing ito sa mensahe ng Panginoon. Kaya you will be surprised sa salita ng Panginoon. But first of all, we are very glad that about isa po ay nandito joining us. We are very glad, sister, na ikaw po ay nakadalo at mga kapatiran namin na matagal namin hindi nakikita. Praise the Lord at hindi tayo nagkalimut-limutan. Sige nga, tingnan ngayon inyong mga katabi kung yun pa rin ang kanilang mukha. I do pray na mas naging mas maganda sila, mas gwapo. Yes. Amen! Hallelujah! So, let us proceed with the Word of God para tayo ay makarami. But first of all, let us pray. Panginoon, salamat po ulit sa oras na ito, sa gabi nito na kami po ay nandito to listen to your words, to worship you. I just pray that this moment, as we are going to listen to your word, that you will give us the spirit of understanding, the spirit of wisdom. Holy Spirit, you will be our teacher tonight. That every word that will come out of my mouth, it will be your voice. I pray that you will open our hearings. You will open our ears spiritually. That what we will hear is your voice, not my voice. And even you are going to anoint my lips, anoint my tongue. That every word that will come out of it, O Lord, will be a word from you. And I pray that you are going to cover me with your glory, cover me with your presence. That not this body, not this self that may be portrayed in front, but your glory will be shining, oh God, and I pray that each and every one of us will receive your word without any hesitation in the name of Jesus and will be blessed. Salamat Panginoon. Sa mga kapatiran din namin na nakikinig, I pray that there will be no disturbances upon them, so that there will be walang makakaisturbo sa kanila, yung mga internet connections, it will be very good, yung mga cell phones na ginagamit namin, I pray that you will anoint it. At walang maging aberya sa mga live streaming namin. Salamat Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, welcome, welcome, welcome. Mga kapatiran namin na nanonood, you are very much welcome sa ganun din po sa mga manunood pa sa ating mga services. You are, we declare blessings upon blessings. So, it's not from us, but it's from the Lord. So, we encourage you to hindi lang po hanggang sa half. Dapagkos tapusin po natin ang lahat ng service if you are joining us in this live streaming para lubos-lubusan at full din po yung blessing na matatanggap natin from the Lord. Amen? So let us go with the Word of God. Pakikalabit nga po ang inyong katabi at tanungin mo sa kanya, are you ready? Are you ready? Yeah. So, lahat tayo yata, hindi pala yata, talagang nakahanda para sa salita ng Panginoon. So, just give me, I think, 20 minutes for the Word of God. But I do pray that it is a very encouraging word of the Lord. I had this bago, when I was reading, when I was meditating on the Word of God, sa salita ng Panginoon na ito, I had this deal, parang nagkaroon ako ng tawag dito ng conversations dapat sa Panginoon na Lord, gusto ko sana i-share na that you are good, yung gusto kong i-share that you are faithful. And then here comes the word of God that it says, alam na nila yun. Alam na alam nila yun. Amen? Alam niyo ba yun? That God is good, that God is faithful. Amen. Alam niyo yun? Amen. Kaya pala, hindi kailangan sabihin. So because when I'm asking the Lord what will be your word, and here comes, it is parang yung parang mabigat na it's all our part.
yung ano ba yung dapat natin gawin, ano ba yung part natin. So here comes yung dilo ko sa Panginoon, Lord, gusto kong ganito sana ang aking share. But here comes the word of the Lord that you already know. Everybody knows that I am faithful. And whether you know it or not, as long as you will do your part, you are going to receive the fruit of what you are doing. So mga kapatid, I do pray and I do know that we are open to the word of God. Kaya lahat tayo, we are going to receive this word. So Mark chapter 10 verse 46 to 52. Very familiar story, but very pero meron ulit another revelation. Accordingly to the word of God, itong salita ng Panginoon, isang verse lang, 7 times na anointed, or 7 times meron po siyang ibig sabihin. So very familiar story, but I would like to pertain sa very meron po siyang ditong verse 46. Mag-start ka sa verse 46, sister. Meron po siyang meron akong gustong i-present dito sa part ng story na hindi masyadong napapansin. So basahin natin. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. I-note po natin yung word na were leaving the city. Dito po natin kukunin yung tema natin sa gabi ito. So Jesus and his disciples were leaving the city. So and here comes a blind man Bartimaeus. Bago po tayo tutuntun sa gusto ko lang pong i-summarize itong salita ng Panginoon yung story. Here comes a blind man Bartimaeus na nakaupo po sa exit way of the gate of Jericho. So when Jesus was within Jericho, napapakinggan na ni Bartimaeus kung sino si Jesus. Ano ang kayang gawin ni Jesus? So, when time comes, na dadaan na si Jesus sa kanyang harapan. That he will have the opportunity to have an encounter with Jesus. And note, sabi po ng Bible, Jesus and his disciples are leaving the city. Hindi pa sila papasok sa syudad. So it means that is the last chance for Bartimaeus to have an encounter with the Lord. So ginawa niya ang lahat upang sa ganun mapansin siya ni Jesus. Sapagkat alam niya, maybe sa hindi na babalik doon ang Panginoon Jesus. Wala na siyang tsansa upang ma-encounter niya ang Panginoon Jesus. So the topic for tonight is the lesson of catching up. Lesson of catching up. Ang medyo ay catching up. Sa salita na natin, para bang ano dito, yung hinahabol mo yung bus, kumbaga. You are running after a bus, or you are running after a ride upang sa ganun ay hindi ka malate. So, define muna natin what is catching up. So, catching up, ang ibig pong niyang sabihin is to reach your destination or attain your goals earlier or on the appointed proper time. And a very simple description, it is punctuality, being on time, or ayaw mong malate. So, marami pong mga negatibo na makikita natin sa isang tao na last minute decision. Hindi po ba? Marami yung sinasabi natin na yung tao yan, always last minute. Kaya marami nang nangyari bago siya nagbigay ng final verdict or final decision. But aside from this negative presentation, aside from this negative na characteristic ng isang taong palagi na lang nagra-rush, yung pagdating na lang ng last minute bago niya ginagawa ang lahat ng kanyang ginagawa, or bago kumikilos, meron po tayong makikitang magandang characteristic din if we are catching up something, or we are catching up sa isang bagay. It's either a bus, it's either our goal. Di ba nung tayo ay naging estudante, pag date of submission, kapag meron pa tayong mga hindi nagawang requirements, sige, overtime yan. Sige, kahit tawag dito, kahit gutom ka, ayaw mo nang kumain, ang importante, matapos mo yung requirements at may pasamo on the due date. So,
sabi po niya sa definition niya kanina, that to catch up is to reach your destination or to attain your goal earlier or on the exact proper timing. We know, mga kapatid, that what we are catching up is the great harvest. Kaya nga sinabi ko, it's related yung mga damit ninyo, gold. Gold means harvest. Yung jaytang kamakamon tayo, nga kunay ti Ilocano, yung parang what we are catching up is we will participate on this great harvest, yung para pagdating ng ating Panginoong Jesus. So meron pong mga bagay, may magandang character kapag po yung isang tao ay nagkakamakam. Ano ba sa Tagalog kasi yung catching up? Is in, hindi naman sa in a hurry, but talagang gusto niyang matapos earlier ang isang bagay na kanyang tinatapos. So, one good character na makikita natin if we are catching up, every time an opportunity matters. Diba? Totoo yun. Kapag ikaw ay, pag hinahabol mo yung isang bagay, especially a bus, kahit meron kang na-meet, nakakilala mo doon, hi na lang. Imbis na dati-dati, nag-embrace pa kayo, magkwentuhan kayo, tatlong oras. But alam mo yung bus, 5 minutes na lang. At malayo pa yung lalakarin mo. Anong gagawin mo? Hi, hello. Yeah. Diba? Ganun yun. Because you know that the time na ikaw ay maglalakad, it matters. Once you have missed that opportunity na maabutan mo yung bus, it's either wala ka ng sasakyan or maghihintay ka ulit ng another bus. So, kami ni Brother William, naranasan namin yun. Na-reach namin yung, we have reached the destination, pero hindi kami we missed the opportunity kasi dinaanan na lang kami ng bus. Kaya anong ginawa namin? Di nangabayo kami hanggang pauwi dito. Hindi kami sumakay ng bus. Even though we are very tired, very exhausted, but we need na magbisikleta. Ganun din po, mga kapatid. Ang isang tao, pag siya po ay, pag hinahabol po niya yung isang bagay, and gusto talaga niyang ma-attain yung isang bagay or makarating sa isang lugar in a proper timing, ay talagang he will maximize every time na meron siya to be able to reach his or her destination. Ganun din sa pagsilbi natin sa Panginoon. If we wanted to be a participant sa great harvest pagdating ng Panginoon, dapat ang pagsilbi natin sa Panginoon para tayong yung palaging catching up. Yung minamaximize natin yung time natin. Wala na yung patumpik-tumpik sa pagsilbi sa Panginoon. Di ba kung minsan kasi pag marami tayong time, ay marami pang time, sige, higa pa muna ako. Maraming beses nangyayari sa atin yun, aminin man natin o hindi. Ganon din sa ating ministry, sometimes meron tayong time na mag-practice. Di ba? Mandi pa naman. Mag-prepare ng mga songs, mag-prepare ng mga messages na gagamitin natin sa ating mga ministries. May time pa naman. Malayo pa naman yung araw. Hanggang sa pagdating na ng Friday, bago natin ginagawa na lang na para bang full compliance. So from the beginning, mag-start na tayo na para na tayong in hurry. Upang sa ganun, we are maximizing every time and every opportunity na bigay ng Panginoon sa atin para magsilbi sa Kanya. Amen? So, wala dapat oras na nasasayang. Diba, ganun dapat yung kapag, ganun pala kapag tayo ay in a hurry, ayaw natin na may masayang na oras. But if we are not in a hurry, sinasayang naman natin ng maraming oras. Kaya ganun din sa pagsilbi sa Panginoon, let us always have this characteristic, this mindset of catching up. Amen. Kahit anong oras, anong araw, anong mang bagay ang gagawin natin, just have this character of catching up. Kailangan kong tapusin ito as early as possible. Kailangan ko hindi kong walang masayang na time na sa aking pagpreparasyon. Kung ulit-ulitin naman, much better. Sa pag-practice, hindi lang naman one moment, one time yung practice. Eh. Kung ginawa mo Monday, gawin mo ulit Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, in Matthew chapter
In Ephesians, I should say, Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, sabi po niya dito, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but wise, making the best use of the time." It's in the Word of God. Making the best use of the time. Bakit kasi, bakit napakaganda yung ihimplo na gamitin itong pagiging catching up or pagiging in a hurry when it comes to using the time. Kasi nga sinabi natin kanina, kapag 5 minutes na lang ang natitirang oras mo at alam mong marami ka pang gagawin, ang gusto mo na lang lahat ng oras mo nandoon sa inyong ginagawa. What a joy kung ganun ang pagsilbi natin sa Panginoon. Talagang full-time ministry. Amen? Hindi po ibig sabihin yung full-time ministry is magpastor. Hindi po ibig sabihin full-time ministry ay maglagi na lang sa church. No? But sabi po niya sa salita ng Panginoon that in everything you do it for the glory of God. So walang nasasayang na oras, walang nasasayang na opportunity. If so, ganun din po sa mga oportunidad na bigay sa atin ng Panginoon, wag po nating sayangin. If God has given you an opportunity for a certain ministry, wag mo po yung sayangin pa. Wag mong sabihin, iba rin meron naman sigurong susunod na araw. Now na. Amen? Sabihin mo kasi yung kapatiran, now na. Wag bukas. Hallelujah! Now na ang pagsilbi sa Panginoon. So use the best of the time. Hindi lang po yung part-time. It is the best. Yung part-time, extra lang yun. Pero ang sabi niya, yung para sa Panginoon, it is the best. So lahat ng ginagawa natin, it is the best time sa Panginoon. "Because the days are evil, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is." Totoo po yun. "Because if you do not use your time properly, everything will be useless." Ay, nasabi ng Panginoon noon, I know that we have shared before. Yes, you can attain your goal, you can be rich, you can be famous, you can be a very successful businessman. But at the end, without the Lord, it will be all nothing. So, lahat po ng effort, opportunity natin, gamitin natin sa Panginoon. Amen? Amen! Amen! Amen. Okay. So, if we are, my example dito, if we are catching up for a ride or to submit a requirement, the time is being maximized. And even a very simple opportunity is very important. Naranasan ko po ito nang ako po ay estudyante. Diba, as yung pag ikaw ay estudyante, napakaraming subject. At sunod-sunod yun. So, kapag sunod-sunod yung requirements, na every subject meron kang requirements, so it needs more time. Pag natapos ko yung, kapag yung subject, first subject is English, second subject is Filipino, then hindi ko natapos yung requirements ko sa Filipino. And I am now on the class in English. Magdamaan iti klase iti English, first subject. Kaya dati saan ko manalpas na assignment iti Filipino. Every time that there is a pause, na yung teacher mag-rest, kumbaga, or siya ititigil or lalabas, what I will do, I will bring out yung assignment ko sa Filipino para tapusin ko in the subject of English. Ginagawa ko lahat ng opportunity, even 1 minute. Because I know na pag dumating ang oras ng subject ng Filipino at hindi ko natapos yung aking requirement, lahat po ng pinagsimulan ko, walang silbi. So ganun din po ang pagsilbi natin sa Panginoon. If you want to join this great harvest, we want to participate itong pagdating ng Panginoon, the meeting with Jesus rapture, we must have to maximize and make every opportunity being fruitful. Hallelujah! So, amin po ba doon? Amen! Okay. Hallelujah! So, let us go with that. Yun po yung una. Una, makikita natin na magandang characteristic of catching up, maximizing every time in every opportunity, or in other term, every time and opportunity matters. Talagang every time and every opportunity matters. Huwag po sana natin sayangin yun. So, pangalawa po,
distractions are being ignored. Distractions are being ignored. Balikan po natin itong istorya ni Bartimaeus. Nang siya po ay tumatawag sa Panginoong Hesus, sabi niya, Hesus, anak ni David, have mercy on me. Ano yung text natin? Mark chapter 10 verse 46 to 52. Di ba rin sasabihin ko, and then you are going to read. Itong si Bartimaeus, sumigaw siya kay Hesus. Marami yung mga tao, sabi nila, tumigil ka, iniistorbo mo yung Panginoon. Aba, pati mga disipulo, sabi nila, shut up, or be quiet, you are disturbing the Lord. Sometimes, ganun din ang nangyayari sa atin. Mga distractions. Manapakaraming distraction sa pagsilbi sa ating Panginoon. But, if you are really catching up, you are going to ignore whatever yung distraction na yon, anumang klaseng distraction na yon, kayang-kaya mong ignore. If it is your last chance. Si Brother William, para ng bus, lahat na lang ng sasakyan, kinakawayan eh. Kasi, he is looking for every opportunity. We missed the last chance. Last bus, wala na. Tinitignan namin sa internet, wala na eh. Hanggang umaga na lang, alas 6 yung susunod na trip. Anong oras na? Mag-aalauna na. Alauna na pala. Kaway ng kaway, lahat ng sasakyan. Baka sakali na lang. Yun ang differential if you have missed the last chance. But, nagkaroon siya ng courage. Wala nang hiya. Medyo siguro, baka nahihiya, pero kinapala na yung mukha. Ganun talaga, if you are really in a hurry, you are really in very desperate to reach your destination in that appointed time. Ang pagsilbi sa Panginoon, if you are really desperate to participate in ministry, if you are really desperate to serve the Lord, wala nang hiya-hiya. You must have to ignore mga distractions. Balikan natin yung istorya natin when you met someone. Pag ikaw ay pakinhabol mo na yung inyong sasakyan. Diba, yung na-meet mo na kapatid na yon, na-meet mo na kakilala mo na yon, it can, he or she can disturb you sa inyong pagdating sa bus station. Kaya ang gagawin mo na lang, sige, tani, malalala ko, umaapan ng J-Bus. Namaminsan pa, saan tayo mamapanpansin, dito tao. So, kung nalaman niya tayo, ayaw, suplada naman pala si brother na yun, si sister na yun. Kasi hindi niya ako napansin. Kasi dumating talaga yung situation na yun. Nakita mo yung tao, but because your focus is to reach your destination, mahabol mo yung sasakyan mo, or magawa mo yung gusto mong gawin, nakita mo siya, but out of your thought, hindi mo siya namuhaan. Naka-experience kayo ng ganon. Many times I experienced that. So those, kasi kapag once na pinansin mo yun, madidisturbo na yung focus mo. Madidisturbo na yung oras mo na dapat na makarating ka sa isang lugar o yung gagawin mo sana, imbis na matapos mo in a proper time, ay magkakaroon na ng delay sa inyong ginagawa. So distractions sa pagsilbi sa Panginoon is everywhere. Nasa harapan mo lang yan. Nasa kaliwa, nasa kanan, nasa inyong likod. But I do pray hindi sara yung mukha natin. Hallelujah. Amen. Lahat ba tayo rito nagsalamin na? Sinong nagalit na siya nagsalamin? I do pray na wala sanang nagagalit kapag ikaw ay nagsasalamin. Be thankful. Kasi meron talagang ganun. Nagagalit sila. Kaya nagawa nilang nagparitoke. Nagawa nila yung lahat-lahat na lang ng ginagawa nila. Just to please yung kanilang mata. Pero to tell you, mga kapatid, you are very beautiful. Kaya do not be distracted with your face, with how you look. But be grateful because you are fearfully and you are wonderfully made. Amen. Hallelujah. Amen. Pakitignan nga yung mga katabi kapag talagang fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Kaya except yung mukha natin na maging distraction sa atin, ano? Kasi kahit minsan, mga kapamilya natin, trabaho natin, mga kapatiran natin sa loob ng church, ministries natin, they are being, sila yung nagiging distraction sa atin. But
the only secret to do is to ignore distractions. Balikan natin si Bartimaeus. Mismong mga disipulo na imbis na sila yung mag-assure sa kanya palapit sa Panginoong Jesus. Sila pa mismo yung isa sa nagsasabing tumigil ka, bulag. But Bartimaeus did not focus on that distraction. At this moment time, itong nangyayari, itong situation, itong pandemic actually, is one of the distraction sa ating pagsilbi sa Panginoon. Marami nang naging lax, marami nang naging tamad, magatid ng church, marami nang nagre-rely na lang sa mga naipopost sa Facebook. Kapag, it's good, yes, it is good, but if you really have the time, mas maganda pa rin na you will exert the effort yung sinabi nga natin kanina, na yung first na point natin kanina, that maximize the time that God has given us. Kaya, even mga services, pinipilit ng mga gobyerno na patigilin yung mga gatherings, mga fellowships, because of this pandemic. Talagang very great yung impact niya. Hindi lang sa ekonomiya, pati po sa churches. So this is one of the distraction. Nadidistract yung service, nadidistract yung pananampalataya natin, imbis na tayo mag-trust sa Panginoon because of what we see, because of what the situation, nagkakaroon na ng fear sa atin. But the only secret thing is we must ignore distraction. Yung sinabi ni Pastor kagabi, whatever it takes, whatever situation, sabihin natin, all is well. Amen? So, ganun yung character ng nanghahabol ng inang oras. Hindi na niya pinapansin kung sinong, kung kahit man, kung diba, yung mga malak, yung talagang hinahabol niya, kahit kahit bako-bako yung daan. Imbis na dati-dati yung paglakad niya doon is, ay, kung kuna na yung batoy niya. Ngayon, ito na, 3 minutes na lang yung natira. And then, 300 meters pa yung lalakarin. Aba, tinanggal na yung high heels. Sige, takbo! Parang lang mahabol yung bus. Yung focus na lang niya is where he is going. He's not focusing already on the path. Ganon, kapatid, ang pagsilbi sa Panginoon. Yes, it is true. Napakaraming obstacles. Pero pag yung tinitignan mo yung obstacles, talagang maisugtot ka. Talagang matatapilok ka. So, in Matthew chapter 14, this is the story of Peter. Alam kong alam natin ito. When Peter walked on the water, first, yung focus niya sa Panginoon Jesus. Alam niyang mayroong wind, mayroong wave. Alam niyang yung dagat malalim. Alam niya yon, present yon. So Peter is a very expert and a very experienced fisherman. Magmula nang siya ay bata, alam na niya yung Sea of Galilee, kung paano ito kumilos, kung how disastrous the Sea of Galilee is kapag talagang dumating yung storm. But when he focused to Jesus, nagawa niyang ignore itong destruction, yung waves, yung depth of the sea, yung waters, yung wind. Pero ano yung nangyari? When he ignored destruction, nakapaglakad siya sa tubig, wow, kaya na yung maglakad. Praise the Lord. Focus siya sa Panginoon Jesus. But once nilipat niya yung kanyang paningin, ang kanyang focus doon sa waves, doon sa destructions, anong nangyari po sa kanya? He started na lumubog. So mga kapatid, the lesson dito ay maging para tayong nanghahabol na lang. So, do not ever focus on every distractions na dumating sa atin. Focus on the Lord. Hebrews chapter 12. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith,
So, para upang sa ganoon, kahit ano man yung dumating na natawag dito, na distraction, ay hindi tayo matitinag. Kahit kalabit na kalabit sa distraction, maybe siguro sa oras na ito, imbis na makinig tayo sa salita ng Panginoon, iniisip na natin, ay, sarap naman ang niluto ng kaflatugo. Sana hindi nila yun ubusin. These are distractions. You must have to ignore these distractions. But very simple things, but it really affects us sa ating pagsilbi sa ating Panginoon. So problema, darating ang mga yan. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Do not worry about tomorrow, because tomorrow it will bring its own problem. Bukas, makalawa, meron ulit yan problema. But huwag iyon ang ipag-isipan mo. Ang isipin mo na lang on how you are going to get on your destination. So mga kapatid, sa pagsilbi natin sa Panginoon, hindi po tayo excuse sa tawag dito, distractions, but we have the power to ignore whatever distractions. So, ang isang nag, ano ba kasi sa Tagalog yung, a person who is catching up something will make, will just focus on the task in order to make it done in due time. Sometimes, kahit mga ina, mga teacher, I have witnessed, sometimes teacher, kahit iiyak ng iyak ang kanilang anak, basta lang matapos nila yung lesson plan nila. Ang importante, matapos yung lesson plan. Sige, pinapabayaan yung anak. Sabihin pa nila, wala namang namatay sa kaiiyak. Just, kasi nga, nakafocus sila eh. Ayaw nilang ma-distract ng kahit na sino man. So, ganun kapatid, ang isang napakagandang character na makukuha natin if we are catching up something. So, let us use these things sa pagsilbi sa Panginoon. Amen. So, ulitin natin, if we are catching up, distractions are being ignored. So, ganun din po. Let us have this mindset to ignore yung mga distractions. Hindi po yun ang mga pag-focusan natin. Ngayon, pandemic, ang dami ng mga nangyayari na hindi natin nauunawaan. Ang dami ng affected, ekonomiya natin, affected yung trabaho natin, pamilya natin, yung mga employment natin, affected lahat. But we must not focus on those things. We still must have to trust in the Lord. And pangatlo, sabi niya, to make every effort in resources to make up. Yung ibig pong sabihin ng to catch up is to make yourself better than yesterday. Narinig nyo yung awit nila sa ano, awit namin, I don't know pag inawit nyo yun, awit nila pag closing na, vacation, vacation, vacation is here. Be happy children, be happy today. Ano talag yun? Cheer up, cheer up. May mayroong part doon na sinabi niyang, kayong hindi nakapasa, better do your best next time, sabi ko. Diba, ano na yan? Hindi ko lang kasi ma-recall yung proper na lyrics. So, ganun din po sa atin. Catch up to do better next time. Kapag ikaw ay yung grade mo sa first grading, buti na lang kapag tayo nag-aaral, may first, second, third, and fourth grading. Kaya kapag yung grade natin sa first grading is 73, bagsak, hindi po tayo nakapasa sa 75, mayroon pang second grading where we can catch up. Kung saan pwede natin improve ang ating sarili. At sa ganun ay maging pasado tayo the following grading. Ganun din sa pagsilbi sa Panginoon, yung salita ng Panginoon previously, para hindi na tayo humababa. That hindi tayo natatapos of who we are. Hindi tayo, yung failures natin, hindi doon yung hangganan natin, mga kapatid. Yes, we have weaknesses, but hindi yun ang hangganan mo. Amen? Amen? You can overcome that. Yung hindi mo kaya, I do believe you can do it. Yung mga bagay-bagay na talagang gusto mong gawin, pero pagtignan mo yung sarili mo, you don't have the resources, you don't have the abilities. If you really have the will, by the help of the Lord, you can do it. Hallelujah! So, in 2 Peter chapter 5, chapter 1, verse 5, in view of all things, make every effort to respond to God's promises.
Supplement your faith with a generous provision or of moral excellence. Wow. 2 Peter chapter 1 verse 5. Yung sabi po niya dito, of moral excellence. Hindi lang siya, hindi lang basta-basta na kind of moral, but with excellency. Ano po bang ibig sabihin ng excellent? Deluxe, first class. Hindi reject. Amen? Kaya sa mga ginagawa natin, make every effort, the best that you can. It's correlate sa salita ng Panginoon previously. Ituloy natin na basahin. Supplement your faith with a generous provision of more excellency and with moral excellence and with knowledge. Kaya mga kapatid, if we are catching up, ang isang tao that is catching up, he will make every effort and resources to make it. Meron akong mga kaklase noon when we were college. Pagtanggap namin ng mga grades, yung mga class cards, kasi yun yung pamamaraan nila sa school na pinag-aralan ko. After the semester, kukunin namin yung class card namin sa aming teacher. At nakalagay na doon yung ranking namin. Aba, sige, yung mga iba, yung matataas ng grade, parang we are proud to show. Pero makita mo na lang kapag yung isa, kinuha niya yung class card niya, diretso sa bulsa. It's either INC. Or pasar. Ano ba bang ibig sabihin ng INC? Iglesia ni Cristo. It's incomplete. Kaya anong gagawin nila? Magkakaroon sila ng it's either project or anong tawag nila dito? Remedial. Ano yung whatever yung isasuggest ng instructor, kailangan nilang mag-make up or make a class. Kailangan nilang mag-catch up. So yung iba, kailangan mag-project, gagastos ulit. But they must have to exert every effort. Kasi if hindi nila yung gagawin, hindi mababago yung INC na nakasulat sa kanilang class card. So kapag talagang gusto nila na mapalitan yun ng 75, kasi sa doon po sa tawag dito, sa guidelines, na kapag ikaw ay, once na ikaw ay incomplete, gaano man kabigat yung make-up na ibibigay ng instructor, ang magiging equivalent po noon is 75 na grade. Kahit dublin mo yung effort mo, 75 pa rin yung grade noon. Kaya talagang pasang awa, hindi magiging 80 yung grado. So, kapag but INC, talagang yung, kapag hindi mo makomplete yun, kapag hindi ka mag-remedial, hindi ka mag-make-up, it means, pagsak ka, the next semester, kailangan mong kunin ulit yung subject. So, anong ginagawa ng mga na-INC? Kahit gagastos sila. Kahit sabihin ng teacher na magkaroon tayo ng remedial class for 1 week na diretso, aba, yung dating hindi pumapasok, nag-attend ng diretso 1 week na klase. Just to change yung INC na nakasulat sa kanilang class card into 75%. Ganun dapat ang isang Kristiyano. Always catching up. Always making the best. Hindi lang sa kapag makita na natin yung class card natin na INC. Buti na lang pag ganun sa langit sana, ano? Sabihin ng Panginoon na, oh, ito, Brother Marvin, yung class card mo, INC, you must have to make up. Pero hindi. Talagang one opportunity yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Once we have missed this opportunity, kahit man gold yung damit mo, you will not be harvested. If you are going to miss the opportunity. Kaya mga kapatid, ito po ay salita ng Panginoon, hindi ko po ito basta sinasabi. I do hope, I pray na tayo po ay recipient or receiving the word of God. We will not. Ano ba, hindi ko maintindihan yung sinulat ko. Okay, naintindihan ko na. We will not be a last minute Christians, but we will act and live as we are catching up for the days are getting closer.
Hindi po napopromote na yung gawin na lang natin is we will wait for the last minute bago tayo mag-act. No. We will not be a last minute Christians. But we, sinabi na dito, but we act and we live as if we are always catching up. Amen? Always catching up. Yung mga character na napag-aralan natin na yon, yung tatlong character na yon. Hindi po wag na natin hintay na agura yung orta, orayan nga, orasak no, or I will search, no, anya nga oras, anya nga aldaw, umay niya ako Diyos, before I will exert my effort. Hindi po ganon yung ini-encourage ng salitang ito. But as long as we have the time, as long as we have this opportunity, as long as we have this life given by the Lord, let us make every effort, let us use it properly, let us do everything upang sa ganon ay hindi po natin ma-miss yung opportunity. Sabi pa niya dito, plan as if the Lord is not coming back. Magplano daw tayo na parang hindi na darating yung Panginoon. Aba, paano na yun? yung pinag-preach natin na the Lord is coming. But if you are going to plan na parang hindi darating yung Panginoon, that will make you work for long. Kasi how many years na sinasabi nila na darating ang Panginoon until now, hindi pa siya dumating. Siguro kapag short plan, yung plano ng iba na siguro after a month, darating na yung Panginoon, yung imbakin ko na lang, good for 1 month na pagkain. Pagkatapos ng 1 month na pagkain, hindi pa dumating yung Panginoon, ikaw na nga. So, pero yung tuloy niya, sabi niya, but work as if He is coming tomorrow. Magplano tayo na parang hindi darating ang Panginoon, but on how the way we live, how the way we act, how the way we are going to serve the Lord, ay parang bukas na, andan niya, andyan na ang Panginoon. Amen? Amen? Amen! So, pakikalabit yung katabi. Kapsat, kapatid, gayam, huwag tayong patumpik-tumpik ha. Kalaman kanya na. Hallelujah. Amen. Walang patumpik-tumpik sa pagsilbi sa ating Panginoon. Because, ulitin ko, we have only one opportunity, and the days and the time is really getting nearer. We do not know what's the hour and the time of the Lord's coming. So, ulitin ko, plan as if the Lord is not coming, but work and live as if tomorrow or the next hour is the coming of the Lord. Can we all stand up? Hallelujah. Oh Jesus, oh Jesus, every one of us has the opportunity, every one of us has all the time to serve the Lord, no reason, walang makakapag-rason na Lord, busy ako sa aking trabaho, even in your work, you can minister to the Lord, you can even sa inyong busy hour, you can still speak with the Lord, it is about high time for us na talagang gawin ang ating best to serve the Lord. This is now the time, mga kapatid, kung na talagang makikita natin our level of in our Christian ministries. The more you are going to serve the Lord in times of disruptions, in times of troubles, in times of trials, the more that you are going to give your time in spite of how busy you are, doon po natin makikita or doon po natin ma-evaluate on how mature really, on how sincere really a certain Christian is sa kanyang pagsilbi sa Panginoon. Maraming mga Christians ang naging affected, maraming mga Christians nowadays ang tumalikod sa kanilang pananampalataya because of this pandemic. But the word of the Lord tonight wants us to be encouraged. Just do your part and God will do the rest. Mga kapatid, do not worry. Do not be affected kung ano man yung nangyayari dito. Just be focused sa ating pagsilbi sa ating Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon, every opportunity that you have, use it for the Lord. Huwag mong ipagdamot yan sa Panginoon. Ibigay yan ng Panginoon sa inyo. Yung mga oras mo, yung mga abilidad mo, gamitin mo pa sa Panginoon. Yung mga distractions na dumating na yan,
it cannot really destroy you. Huwag mo lang siyang pansinin. Because once na pinansin mo yung destruction na yan, talagang doon siya kakapit sa inyo. Doon niya talagang hahabulin ang inyong buhay. But if you are going to ignore, you will not be able to destroy your life. Ganon din, if you have failed, many times you fail, nagkulang ka sa harapan ng Panginoon, God knows that. But that is not your end. Every failure, hindi yun ang inyong katapusan, kapatid. You still have the time. As long as you are living, as long as you are here, you have the time to catch up. You have the time to make up, kapatid. You can do better. And failure is not what God has designed you. You are designed to be victorious. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, God. Hallelujah. Can we all raise our hands tonight sa Panginoon at sabihin natin, Lord, I commit my time. I commit every opportunity you that you have given me. I commit every talents, every gifts that you have given me, that I will use them for your glory. Come on, let us recommit yung mga opportunity na bigay sa atin ng Panginoon. Let us just commit the time, our time, na bigay sa atin ng Panginoon. And let us ask the Lord to impart us itong mindset na palagi na para tayong we are always catching up, having maximizing the time na minamaximize natin yung ating oras. At we can everywhere we will be able to ignore distractions, and we will be able to overcome yung ating mga weaknesses. Hallelujah. O sikia rarabahakanda rarabashakanda rarabahanda ya rarabahanda. O sikia rarabahakanda rarabahanda. Lord, we ask you for your forgiveness sa mga sinayang namin na mga opportunities, sinayang namin na mga oras na inyong ibinigay sa amin. Lord, ngayon na naintindihan namin ang inyong purpose, naintindihan namin, Father, ang dapat namin gawin. Help us upang sa ganon ang hindi na po namin maulit yung mga pagkakamali namin. I pray for every brother and every sisters in this place, ganon din Ama yung mga nanonood at this moment, that you are going to impart us these characteristics of catching up. The character, Father, of maximizing our time, maximizing our opportunities. The character, O Lord, of ignoring distractions. In the character, Father, of doing everything in order to catch up or to make up for our failures before you. Ama, tulungan mo po kami, Holy Spirit. Just lead us. We cannot do it without you. Ikaw po ang maging lakas namin. Ikaw po ang maging teacher namin. Ikaw po yung maging guide namin. At this moment, O Lord, we are going to rise. Even whatever distractions that will come our way, O God, help us. Help us, O Lord, to move. Help us, Father, upang sa ganon yung aming steps pa rin ay patungo pa rin sa inyo, no matter what happened. Yes, sometimes we fail. Sometimes kami po ay matatapilok, matutumba, but Lord, lift us up. And guide us again to continue to walk with you. Salamat, Panginoon. Salamat po Diyos at this pandemic. Hindi po kami maapektuhan ng mga negatibo. But O Lord, accordingly to your word, always will by our faith. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po yung mga nanonood. Pagpalain mo po yung mga kapatiran dito sa loob. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Marvin, and the word of God that you shared to us. We are so blessed and so encouraging word. Kung kakabsat at paiso na antay pumay nga iyalin alam na taking for granted ti palagsabi tayo kinyo
Diyos na dagat yung daydayawon at ako mga magpakatutuot tayo ta. Saysayangan tayo lang at uras tayo no dyan ay kailangan taking for granted lang tipa nagsarbi tayo kay Tiapo. Adangang marit na tayo ngayon, makita yun kay kinaimbag Tiapo talaga nga nagsarbi tayo kanya na at sipukod no. Salamat to Brother Marvin, good may the Lord bless you, your family, in your work, in the Lord use you more. God bless us, good Sister Jocelyn, the anak. Announcement po ang may prayer meeting tayo bukas 10 and for music ministry leaders all leaders we will have a few minutes meeting and wow, mapipita sa amin niya and we will have our salo-salo sa likod, may half-half dyan. Sino half-half na ano yan? Ano yan? The new version. So, we will close our service tonight and we will have our fellowship party. May I call on our most precious Heavenly Father, we thank you for this challenging message that you've given to us tonight. Oh God, we pray that you seal this in our hearts and through our life, that we will really focus on our attention to you, as you said that you are coming soon. And we just entrust unto you everything by the abiding of your Holy Spirit to convict each one of us in order that we could use our time in accordance to your will. Yes, you are in control of everything, so you just we entrust unto you everything. And so as we go out from this place, I pray and ask in the mighty name of Jesus Christ that you will just guide us and protect us, deliver us from any harm, any accident, but cover us by the blood of Jesus Christ, that we are safe in your hand to reach our destination. Yes, Lord God, all these things I pray and ask in Jesus Christ's mighty name. Amen. Bakit mo makakaya? You are not the model.